So hello mga Kulishop, isang magandang araw po sa inyo lahat at bago po matapos ang araw nito, isang Merry Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong suporta. So, dahil po nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan, medyo kakulay ng ating pinagdiriwang yung gagawin natin ngayon. So, naranasan nyo na ba na merong kayong naririnig na kaltog pag kayo ay napapahumps dun sa, or napapalubak, no, dun sa inyong bandang likuran? So, may mga instances po na ito ay dahil sa ating shock absorber. So bakit po tumutunog yung shock absorber natin? So yan po ay dahil sa bushing niya. So mamaya po pag kinalas natin ito ay ipapakita ko sa inyo yung bushing at baka yun po ay isa sa mga dahilan ng pagkaltog o naririnig yung ingay pag kayo ay nalulubak. Okay? So bago po ang lahat, so shoutout din po sa ating mga kasama na sina Mark Ian C. Biodor, John Maravillas, Noli Zumait, Francis Taguba, Richard Panganiban, Alan Zamora, Raymond Nasino, Daniel Manong, Karina Diaz, Len Casas, Rex Lab, Cecilio De La Cruz, Jason Primikias, Kong E from Cagayan de Oro City, Ray Anthony Katahan, John Fox, Gers Quiñanola, Ruel Cipriano, Junior Goso, Kedong Kedong, Jack Caseria. So shoutout po sa inyong lahat at sa mga subscribers pa natin. Maraming salamat po and Merry Christmas po sa inyong lahat. Okay, so again, sabi ko nga po kanina, ang isa sa mga reasons kung bakit may naririnig tayong kaltog or lagatok pag tayo ay nalulubak dito sa ating bandang likuran ay dahil dito sa ating shock absorber. So maalin po dyan sa bushing na yan. At ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano yung pagpapalit ng ating shock absorber kung hindi po kayo nakakaranas na makapagpalit nito. Okay? So isa rin po sa mga reasons ay pwede rin po dahil dito sa ating shackle at sa ating molye. Pero sa ibang topic ko na po yan gagawin dahil ako po ay magkukulang na ng oras. Ano po? Okay. So dito na muna tayo mag-focus sa shock absorber. So ipapakita ko po sa inyo, meron po yung dalawang nut. Isa po dito sa baba at isa po dito sa itaas. Okay. So ang gagawin po natin is kakalasin natin siya at para maipakita ko rin kung paano rin tayo mag- baklas ng ating shock absorber. So kailangan lang po natin ng 17 na wrench. Okay, so luluwagan lang po natin ito. Ayan. Okay, so pag yan po natin naluwagan na, aalisin po natin itong mga lock washer and yung nut. Yan, tumalsik na. Ayan, at isang tabi po natin dito. And then, doon naman po tayo sa taas. Okay, itong taas naman po na ito. So ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit may lumalagotok po dun sa inyong bandang likuran pag tayo ay nalulubak. So dalawa po ang ating shock absorber, isa pong ganyan ng pagkakakabit at isa naman po ay naandun sa kabila. So ayan po, yan naman. So hindi ko na po dinemo yung kabilang shock absorber dahil yun po ay medyo nakatago, ano, kasi nasa loob siyang part konti ng ating pangilalim. So mas madali-dali ito pong ipakita, although ang kanya naman pong procedure ay pareho lamang.
Okay, guys, doon po na sa ibaba. Tatanggalin po natin itong lock washer and yung washer. Okay, so pag na ganyan na po, ang gagawin lang po natin is hihilahin lang po natin itong ating shock absorber. So medyo kailangan lang po natin ng puwersa para yan ay matanggal. So hindi ko po magawa ng isang kamay lang. So yan, pwede niyo po siyang sungkitin ng ganun para po maitulak yung ating shock absorber para kumala siya dito sa ating nut. Okay, so pag nabunot po natin yung ganyan, kung mapapansin niyo po, bumababa po siya. Ayan, bumababa siya at humaba po siya ng mas higit doon sa ating sukat kanina. So medyo mahirap po yung ibalik, pero bibigyan ko kayo ng technique kung paano nyo po yan magagawa. So pag nakababa na pong ganyan, mas madali nyo na pong matatanggal yung nasa taas. Okay. So ito po ang ating shock absorber. So bakit po siya tumutunog o kumakaltog pag po tayo ay naglulubak? So pag sira na po ang mga bushing na to, ito po at dito sa kabila, ayan, pag sira na po yan, ang mangyayari po nyan is nagkakaroon po siya ng bakal to bakal dito po sa ating, ayan, sa ating pong lagayan ng shock absorber. So gagalaw po yan. Ayan, gumagalaw na ganyan. Tug, 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 tug. Ayan, gumaganyan po siya. So nagbabakal-tubakal na po. So kaya narinig po natin minsan yung kaltog, no? Na nagbabakal-tubakal siya. So yan po yung isa sa mga dahilan. So ganun din po sa itaas. Ganun din po pagsira na po yung kanyang mga bushing. So punasan ko lang po itong aking shock absorber, no? At medyo may kadumihan na. Ito po ay KYB shocks lang po ito na pininturahan ko ng pula. So tinanggal ko po dati yung shock absorber at nagpintura po ako ng pula dahil mahilig po ako sa pulang kulay. So kaya po pininturahan natin siya. Dati po yan ay kulay gray. So titingnan nyo lang po yung bushing. So kung makikita nyo po yung bushing na sa akin ay buo pa. So ayan, buo siya. So pag wala po itong bushing na to, sira na, ayun nga po, nagbabakal-tubakal siya. So yung rod na nandun sa itaas ay nandyan at tumatama na po siya pag nagpe-play na ganyan. Ayan, nagpe-play na ganyan. Okay? So yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit kumakaltog ngayon siya. Ngayon, ibabalik po natin yung shock absorber. So for example naman po, nagkatagas po yung inyong shock. No? Nagkatagas or sira na. So minsan ang kanyang effect is hindi siya pantay, no? Napapansin natin na hindi na maganda yung play ng ating likuran at minsan hindi rin pantay dahil iba yung tulak ng shock absorber natin. Actually, ito naman po pwede nyo po siyang itulak. Medyo may kabigatan nga lang po ng kaunti dahil kung gumagana po yung inyong shock, ay makikita nyo po, lumalaban po yan. No? Tingnan natin. Ipapakita ko po na mas malapit. Ayan po, no? So, pwede nyo po siyang itulak. So, ginawa ko po, sinabit ko lang dyan. Ayan, hawak ko po dito. Medyo itutulak lang po natin siya para umiksi. So, itutulak po natin siya. Kailangan lang ng matinding puwersa. Pagtulak. Ayan. Ayan, umiksi po siya, oh. Umiksi. Tulak lang din po ng kaunti. And then, nabalik po siya ng kusa. Ayan. So mapapansin natin, ayun, humahaba siya. Kumabalik. Ayan. So ibig sabihin po, okay pa po yung shock natin, ano? Balik po natin yung shock absorber, pero bago po ang lahat, lagyan natin ng grasa yung tornilyohan na yan. So lalagyan natin ng grasa para mas maganda yung paglusot and yung paghigpit natin ng tornilyo is mas komportable.
So iwas kalawang na rin po pagka nilagyan natin ng grasa. So din po sa taas. Okay, so ibabalik na po natin yung ating shock absorber. So ang gagawin lang po natin, ilulusot natin itong shock absorber na to. For example, ito yung bago nyong shock absorber. So ilulusot nyo lang po dito muna sa taas. So bibigyan ko kayo ng technique para doon sa pinaka madali, no? Ayan po. And then balik natin tong mga washer at yung tornilyo. So huwag nyo po munang kahihigpitan masyado. Ayan. And then dito po sa baba, kung mapapansin nyo po, siya ay masyadong mahaba, no? At mahirap po siyang ibalik pag nakaganyan. So ang technique po na gagawin natin is gagamit tayo ng, so tatatandaan nyo kanina, itinulak ko po muna ng kaunti yung ating shock absorber, ano, para maibalik natin sa maiksing part. So ang gagawin natin ngayon is itutukod natin siya dito sa ating jack, and then i-jack po natin siya. So in this way, yan, i-jack nyo pong ganyan para madali po nyo maipa-iksian yung ating shock absorber. So itaas nyo lang po kung hanggang saan nyo kayang itaas, tsaka natin po siya i-slide. Yun. So pag kulang po, ulitin lang natin yung procedure. So ilapat natin ng kaunti. So nagkulang yung aking tula kanina. So yan, papakita ko sa inyo. Yan, nakatukod for example na ganyan. Atin siyang itutulak. So kailangan lang po kayo ay mabilis kumilos. Yan, para maisakto nyo. Yun. Shoot. Ha? So mabilis lang natin na ipasok yung shock absorber, hindi na natin kailangan itulak gamit yung ating jack. So madali po siyang ma-shoot pag ganyan. So gagamit lang din po ulit tayo nito, babalik natin tong washer and then yung lock washer. Then tsaka natin po siya hihigpitan. So kaya hindi po natin hinigpitan agad kanina doon sa taas is pa yung pag-swing nga po ng ating shock absorber. Kung hindi po natin siya maisuswing agad ng mabilis, mahirapan po tayong i-shoot dito sa butas na to. So ganun lang po ang technique kung kayo po ay mag-isa at gusto nyo magpalit ng shock absorber. Okay, higpitan lang po natin. So medyo kanina po nag-i-slide yung aking jack kasi po nakapatong siya dito sa aking mat dahil nasa kalsada po ako. Eh, para hindi po madumihan ang aking damit, ano? Nakamat po tayo. So, nag-i-slide po yung aking jack. Pero kung kayo naman po ay nasa flat na lugar, wala po yung mat, hindi naman po mag-i-slide yung jack ninyo. And syempre, bago nyo po gawin ito, kailangan po ay i-check nyo yung lugar ninyo. So, dapat po naka-handbrake at dapat din po ay nakalsuhan yung inyong mga yung sasakyan, naka-handbrake, nakakalso. So, yung mga tamang precaution po ay huwag nyong kakalimutan para maiwasan po ang aksidente. So, dito naman tayo sa bandang itaas. So, atin ang hihigpitan. So, kayang-kaya nyo na po magpalit ng shock absorber ng mag-isa kung kayo po ay kailangan ng magpalit. So, tamang higpit lang po ito na para hindi naman po matanggal yung ating shock, ano, habang tayo tumatakbo. Hindi siya luluwag. At may lock washer din naman po siya. Okay, so kailangan din po lapat na lapat din po yung inyong mga bushing kasi kung meron po yung kaunting play, medyo kumakalog po yung ating shock absorber, hindi nyo po na ihigpitan ng maayos to, may tendency po na mas madali po masira yung inyong bushing dahil nagkakaroon po siya ng play at may tendency rin po na makalas yung inyong tornilyo. Okay, secure lang natin. Pareho. So, okay na po. So, again, pwede pong pagmulan ng kaltog ay dito sa shock absorber dahil sira na po yung ating bushing. At kung magpapalit po,
Luwagan lang po yung dalawang tornilyo sa ibaba sa itaas. At madali lang po yung paghugot. Pwede niyo pong sikwatin dito para matanggal yung shock absorber natin. And then huhugutin na lang po natin siya. So dahil po meron siyang mas mahabang play, meron siyang allowance. So hahaba po ng kaunti yung ating shock absorber at medyo mahihirapan tayo sa pagbalik sa kanya. So ang technique po ay itutukod natin siya sa jack natin. So kahit ano pong jack ay pwede, basta po siya may itukod natin. At pag naitukod po natin katulong ang jack, ay iaangat po natin yung shock absorber. So mas maganda po mas lampas dito muna sa tornilyuhan niya. So ikakabit muna natin sa itaas, hindi muna natin siya hihigpitan, and then atin siyang tutulak ng jack pataas. So pwede nyo rin naman po siyang itulak gamit ang kamay or puwersa, pero mas mahirap po yun kasi kailangan nyo pong labanan yung puwersa ng shock absorber. So pag mataas na po siya, siguro mga ganyan, pwede nyo pong tanggalin yung jack. Then, habang bumaba pa po yung ating shock absorber, isasakto po natin siya dito sa butas para mas madali po siyang i-shoot. And then, secure po natin yung mga lock washer and then yung nut. So, yun lamang po sa araw na ito. At sa mga hindi po nakasubscribe, subscribe lang po kayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. Hit nyo na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong mga videos. Like and share nyo na rin po ang video na to at comment lang din po down below. So maraming salamat po and Merry Christmas po sa inyong lahat. Again, sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. God bless you all and happy DIY. Thank you.